Alright, good evening sa lahat na nanonood. This is Pao Sandata Bago for Wombo Combo. So this is another episode ng Sandata 1v1. Very special po ang guest natin tonight. It is one of the oldest, longest serving captains sa Pinoy Dota scene. And siguro ito yung pinakauna nating interview na in full Tagalog. It's going to be Kimuel Kimo Borodis. Captain ng Execration. Actually, by the time na nire-record ko tong introduction na to, kakatapos lang ng interview namin, kaya masasabi kong magugustuhan nyo siya kung gusto nyong malaman ang parang mindset ng isang taong katulad ni Kimo na meron siyang dalawang persona na nakikita ng publiko. Una, isa bilang isang player ng Execration, at pangalawa, syempre yung nakikita ng tao sa Facebook niya na makulit, mapatawa, minsan may pagkahokage. So, bago tayo magsimula sa interview natin, yun yung isang gusto kong i-address ngayong gabi. Bago tayo magsimula sa interview natin, minsan talaga sa isang laro, kahit anong discipline naman eh, basketball, volleyball, kahit anong professional sport na discipline, minsan kasi yung nakikita ng fan is parang yung nai-imagine na lang nila. So for example, isang atleta, sabihin natin si Kobe Bryant. Syempre nakikita mo yung sobrang galing niya, yung sobrang lupit ng moves niya, bigger than life siya. Pero dahil hindi niyo kilala yung tao mismo, minsan madaling mag-isip na, uy, ganito lang talaga to, tong taon to. Kapag meron silang nagawang isang mali or isang bagay na hindi ka nag-agree, syempre mag-iisip ka agad ng ibang bagay dahil hindi mo na nga sila kilala. Hindi mo naiisip na baka, you know, tao lang talaga sila, meron din silang mga kanya-kanyang feelings at mga pamaraan kung paano sila mag-handle with stress. So, ngayong gabi, this is going to be about communication. Marami sa pag-uusapan namin ngayon ni Kimo about siya sa paano siya nag-handle ng stress, ano yung nangyari sa kanila sa Boston, pag-alis ni Abed, pagkuha kay DJ, at syempre yung current nila na status ngayon na although successful sila nung simula ng season, marami silang talo ngayon. So, marami tayong pag-uusapan tonight. I hope you keep an open mind. Kapag nakita nyo may something na, kung meron man kayong preconceived na notion o bias tungkol sa mga player na to, I hope suspend nyo muna yun, painggan nyo muna kung ano yung mga pamaraan, kunwari ng isang tao katulad ni Kimo. Bakit ganun siya umasta? Kasi syempre naman, sa larong Dota, habang nanonood tayo, hindi naman natin nakikita yung chat ng team. Hindi natin nalalaman kung ano, paano sila mag-usap. So, minsan, ang tingin natin, pag natatalo sila, babanu naman itong mga to, maraming hater, mga ganun. Pero at the end of the day, hindi natin alam na, ano sila, seryoso sila sa paglalaro nila. Wala naman taong gustong matalo sa words pa ni Kimo. Pero of course, nandun pa rin yung mag-move on ka, maging masayahin ka, para naman mas matagal pa yung karir mo. So I hope you enjoyed this episode ng Sandata 1v1 for Wombo Combo. It's going to be with Kimo, the captain of Execration. Please enjoy. Hello. Welcome to a very special edition ng Sandata 1v1 for Wombo Combo. I'm of course Pao Sandata Bago, and ang guest ko ngayong gabi, wala na atang ilangang introduction, the one, the only, ang legend ng FB, si Kimuel Kimo Borodis. Parang Kimo, kamusta? Okay lang. Nasaan ka ngayon? Nasaan na dito ako sa bootcamp namin ngayon. May laro kami mamaya. So mamaya may laro ho ang, by the time na makikita nyo to, siguro tapos na ho ang laro nila, so makikita natin kung ano yung thoughts ni Kimo bago yung laro mismo. Pero it's going to be a very special na ano, of course, kasi minsan lang natin makausap si Kimo on mga ganitong kabagay-bagay. Tuturo nyo ba kami sa ano, sa bootcamp ngayon? Pero naglalaro sila ngayon, di ba? Tuturo pa yung bootcamp, pero nandito sila lang. Puro lalaki dito, yun. Ito na yung bootcamp. Ayan, ang bootcamp. Ako, puro vape. Puro vapor ba? Vapor din. Pero, so for itong episode na to, makukuha natin ang thoughts ni Kimo. At marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. So sisimulan na lang natin. Kimo, you are known as
one of the longest serving na mga captain ng Pinoy Dota. Siyempre, una nating itatanong dyan, 2017 season, galing kayo from an almost TI na appearance. Ano na alala mo nung panahon na yun? Pwede mo kaming kwentuhan nung panahon nyo dun sa Seattle? Medyo ano kami nun, nung time nyo, siyempre, sobrang excited namin. First time po. Tapos, ayoko, pero feeling ko parang kaya namin doon nung time na yun na mananalo kami. Kaso, inalas kami doon sa may, doon palang sa may wild card. Inalo kami nung e-home at escape, I think. Pinito malo sa atin, ano? Wala na akong kampi dito. Teka, wala na akong matanungan. Wala na akong kampi dito. Wala na akong ultimate. De, pero, so, balik ko lang yung time na yun, ano? Siyempre, very excited yung mga tao because yung first nyo nalaro, siyempre, ang nilabas nyo agad was yung Meepo ni Abed. And then yun yung nakapagdala sa inyo sa second stage. Pero sa second stage, I think, was E-Home and then Escape. Diba? First stage namin nata yung E-Home. First stage na, first match namin yung E-Home. One, three. First match. And then, I think sa Escape, ultimately, dun ba napaka yun? Pero ano yung naalala mo? Dami na sila. Naalala mo yun ba? Ano yung, looking back now, naalala mo ba kung ano yung nangyari doon? Ano yung pinag-usapan nyo pagkatapos kayong, you know, matalo ng Escape? Siyempre, nung time na yun, nung pagkatalo namin sa Escape, siyempre, down lahat ng player. Tapos, hindi mo na kami nag-usap-usap tungkol sa pagkatalo namin. Kaya, siyempre, nag-comforta na lang kami kung ano nangyari. Tapos, buta, nandun naman si Arvin eh, yung manager namin. Kaya, if ever matalo kami, siyempre, kakain lang kami mo, wala na stress namin. Pero hindi mo na namin pinag-usapan kung ba't kami natalo or plano namin kung after nung TI, paano nung gagawin. Bali, nag-decide pa kami after 1 week. Nung after 1 week pa. Pero after that, nag-enjoy naman kayo sa loob ng TI? Oo, masaya. Best ever experience yun. Kung player ka, siyempre, yun yung pinakamagandang tournament na mapupuntaan. Kaya nga tayo nagdodota siguro dahil sa reason ng TI. So, ito, last na lang ang tanong about TI kasi after nito, ito na yung mas importante yung magiging parte ng usapan natin is. So, after TI, siyempre, nabanggit mo nga, ito yung rason kung bakit tayo naglalaro ng Dota. Pero, para sa'yo, ano ngayon ang motivation mo? Is it ang motivation ba is talagang makabalik? Or ano na, all out na, manalo na dun? Siguro, yung all out na to, yung makabalik at manalo dun. Yun naman lagi, kaya hanggang ngayon naglalaro pa rin ako. So, punta natin. Hindi pa ako sumusuko kasi hindi pa ako nananalo dun. So, punta natin dun. How long have you been involved sa professional na Dota? Dati kasi nung bata pa ako, mahilig akong dumahay dahil nung pustahan ng Dota. Nung nag-meet kami ni Arvin, dun ako naging professional. Pumuha kami ng team. Na team, plano nga lang namin, team Cavite lang eh. Puro Cavitenyo lang kami. Kasi ito na, hanggang ngayon, nagtuloy-tuloy. Hindi naman siya tumigil ng pagmamanager. Tapos, sabi eh, nandito pa rin naman kami, lagi kami naglalaro. At some point, business si Arvin nga, naglalaro din eh, no? For execution. Dito, nang bibisit, nang gigising, umaga pa lang, kakatulog lang namin, magigising, maghaya, maglaro. Nakalis nga lang eh, naglaro kami na dito. Ah, ganun ba? Oo, si Bosby nagsabi sa akin, i-PM ko na daw eh, dahil alam mo na daw na mag-interview. So, yun yung sunod na part ng usapan natin ngayon. Yung lifestyle ng isang professional na Dota player. Kasi, syempre, maraming video, lalo na galing sa labas. Oy, ito yung bootcamp namin, bootcamp ng DC, kunwari, merong malaking bahay, merong swimming pool, naglalaro. Tapos, yung other side naman nun, yung rave, nakatira sila sa isang maliit na bahay sa Korea, natutulog sila sa sahig, hindi sila kumakain hanggang hindi nanalo ng tournament. Ano yung buhay ng pro kapag nandito ka sa Pilipinas? Awa yung buhay ng pro dito bilang ekte kasi hindi naman, wala naman kaming big sponsors para dito sa mga ano namin, para dito sa bootcamp. So, ito overall sagot lang to lahat ni Arvin, yung bootcamp namin.
meron siyang isang space dito sa Cavite, meron siyang compound dito, na dito yung bootcamp namin sa General Trias. Tapos yung buhay namin dito, syempre everyday ganito lang, gising laro, usap-usap, tapos kung may tournament edi magre-ready kami kung maglaro. At araw-araw practice. Minsan nga hindi yung mga kambi ko kasi yung malalayo lugar eh. Like si Gabi tiga Bulacan, si Nando tiga Novaliches, si Jardel tiga Marikina. Pero bihirang-bihiran sila umuwi. So, siguro almost every one month, isang beses lang sila umuwi. So araw-araw talaga kami naglalaro. Mahirap din, nakapagod. Tapos nakapuya talaga. Lalo na pag natatalo ka pa, may stress pa kasama. Kaya, but how do you deal with that? Ano? Go ahead. Ito yung mahirap dito sa Pilipinas sa atin kasi nga hindi naman tayo buong buo na susuportahan eh. Buti nga yung team namin kahit papaano na-survive naman kami dito kasi nung last year naman nagkaroon kami ng mga winnings kaya tuloy-tuloy pa rin. Okay pa rin. Okay, think okay naman nangyari sa amin. Unlike nung mga nakaraang year na medyo walang na-achieve na eh. Kasi nga nung last year din kami nag-expect na pag-DI pa. Ah, after that, MPGL pa, di ba? Okay. So, yun yung parang gusto kong tanungin sunod. Like, how do you deal with stress na ganun? Di ba? Kasi, last year, hindi, wag natin sabihin, sinuwerte. Kasi, of course, effort niyo yun eh. Pero, of course, pinagpala kayo na nanalo kayo ng tournament, na maraming tournament, at naka-sustain kayo ng, until this long. Pero yung mga taon na binanggit mo na sabihin natin medyo tagtuyo sa panalo, paano kayo nag-deal sa stress na yun? Talaga bang nag-booklod lang kayo as a unit? Kasi you're one of the, as in, kung ikaw tsaka si Arvin siguro, kayong dalawa, forever na kayong, yun yung totoong forever eh. Nung matagal ko nakasama si Arvin, siyempre, minsan nakaka-stress din talaga yung parang kung ayaw mong maglaro ng one week after mong matalo, after nung walang nangyari sa inyo ng buong buwan, gano'n. Pero kami naman, hindi naman gano'n ka doon. Kasi, lalo na ako, mabilis na ako mag-move on eh. Yun yung natutunan ko sa sobrang dami ko ng kakamping na experience sa buhay ko. At hindi kami nananalo. O ano, basta tuloy-tuloy lang lalaro pa rin kami. Tsaka, especially ako kasi may pamilya ako eh. So kung hindi ako pwedeng may stress ng sobra. Tama rin naman. So, yung pro player na may pamilya dito sa Pinas eh. Nahihirap din yun. Tama. I mean, meron pa rin kayo, rare breed kayo, pero meron of course. And then, it's good na nakikita from you na yun yung parang, yun yung maturity level na nakuha mo from having that family. So, gusto ko mag-transition a little bit, no? Kasi, napag-usapan natin yung bond nyo ni Arvin. Pati yung Sports Illustrated video dati, I think after nung TI, di ba? Binanggit mo rin doon, talaga ang tingin mo kay Arvin, kapatid, bilang kapatid na. Paano naman yung tingin ng buong team with each other? Para ba kayong brothers din? Or... paano yung turingan nyo mag teammates? Dito sa team namin, para kaming pamilya. Tingin ko, ito na yung pinamasayang team na meron sa buong team namin. Yeah. So, itong configuration. Kasi minsan, piling ko, hindi kami nagiging sa professional. Kasi nga, kung matalo kami, tatawa lang kami. Tapos, mag-uusap ponte, ganun. May kulang eh, pero so far, masaya to. Kasi ito yung ganung paraan, yun yung hindi nakaka-stress talaga eh. Unlike siguro ng ibang team kasi pag nakikita ko ibang team, grabe yung stress na nangyayari sa amin, lalo na pag natatalo sila kasi hindi ganun yung sama nila eh. Malaking factor din sa team yung sama ng bawat player, ng bawat isa, at isa manager. I see. So, yung susunod ko mga question, more of balik tanaw para sa'yo. Throwback natin to. Thursday ba ngayon? Thursday ngayon, di ba? Hindi ko alam ako. Lagi lang ako natutulog na ako, tapos bukas na. wala nang konsepto ng panahon. Alright, so, itong tanong ko, medyo na-inspire to dun sa interview ko naman ni kay Boogie, kay Mike Ross. So, isa sa mga pinag-usapan namin ni Mike Ross is, nag-iba na talaga yung scene. Nag-iba na yung scene ng Dota 2 sa Pinas. And ngayong taon, especially ngayong taon, I think pretty,
pretty sure naman tayo. Meron tatlong malaking team sa Dota ngayon sa loob ng Pilipinas. TNC, oh. Execration at Mineski. Ikaw, dahil matagal ka ng veterano ng scene, paano nagbago? Paano nagbago ang laro ng Dota 2 sa loob ng Pilipinas? May nakikita ka bang bagong talent na umaangat? Meron bang mas magandang nangyayari? Meron bang mas pangit na nangyayari? Kwento mo kami. Ang tingin ko, sabihin ko na lang yung dalawang, ano, yung good side pati bad side na nangyari. Kasi, tingin ko, umunlad kasi yung Dota 2 sa Pilipinas. Nagkaroon ng mga big tourney. Lumaki yung mga prize pool. Kahit mga online tournament lang, makasali ka. Diba? Tapos, kumbaga, dati, diba parang nakikipagpatayan pa tayo para lang sa maliliit na tournament. Yun yung ano sa Pilipinas. Kaso, maganda lang dati, kasi nga, sobrang daming tournament. So, every time, laging naglalaro yung mga player, tapos laging naka-ready. Unlike ngayon, nagre-ready ka through online. Tapos, buti nga, ngayon, ganito na yung nangyari. Yun yung good side na nangyari. Lahat ng team dito sa Pilipinas, nagkaroon ng bootcamp. Sa totoo lang, sobrang dami namang team eh. Yung CG nga, yung Clutch Gamers, puro Pilipino yun, nasa Malaysia lang. Oo, oh, nasa Malaysia. Sila Abing, sila Rappi. Yun ang nga maganda ngayon, yung mga talents na Pilipino, nakukuha na rin ng ibang bansa. Tulad niya, Beto Masyabi, nakapag-US pa. Oh, yun. Mayiging topic natin yun. Mayiging topic natin mamaya yan. Yan, tingin ko, masyadong umunod yung Dota 2 dito sa atin sa Pilipinas. Nagkulang na nga lang ngayon ng tournament. Kasi, bihira na magpa-tournament yung mga Pilipino. Siguro, lock din ng sponsor kasi. Like nga ng mga online tournament na nga lang, ang laki-laki na lang price ng Southeast Asia. Eh, yung mga LAN sa Pilipinas, hindi naman nagagawa. Wala naman nag-o. Pero do you think it's also because dahil nga malaki yung mga price sa labas, merong ibang team na ayaw na sumali doon? Kasi, ba't pa sila sasali sa maliit, di ba? Oo. Oh. Pero sa totoo lang, ako, kung may LAN dito sa atin, sasali. Mas tapos. Mas gugustuhin mo pa yun dahil at least... Basta medyo okay yung... medyo okay din talaga yung price. Kasi nga, lalo na, bawat team, siyempre may gastos yan eh. Tama. Once na, parang kami, pag lumabas kami, team kahin pa naman. Pag lumabas kami, nakahin na sobrang dami. Umalit nga naman yung price. Tapos, nalala ko rin yung ma-approve yung visa nyo, di ba? So, alright. So, yun yung pagbabago ng scene para sa'yo. Good and bad siya, of course. One side, syempre, umaangat yung skills. Pero on the other hand, kumukonti naman yung tournament sa loob ng Pilipinas. So, yung sunod kong gustong tanongin sa'yo na parang baliktanaw is yung sarili mo. Kasi a lot of your mga former teammates, syempre may nakakausap ko, na-interview ko para sa mga different na ginagawa natin para sa Wombo Combo, tsaka dati pa. Meron a few things na palagi silang dinidescribe kung ikaw yung tinatanong ko. So, one of the things na palagi nilang sinasabi is, si Kimo, siya ang pinaka-confident na captain. Yung kahit anong mangyari, yung confidence niya, ibibigay niya sa'yo. Kahit alam mo yun, kahit sobrang wala ng hope, si Kimo, pag tinignan mo si Kimo gusto niyang lumaban. Kahit sino yung kalaban niya, gusto niyang labanan. How do you see yourself as a captain? Ako tingin ko, hindi naman tayo perfecto eh. Lahat, may kanya-kanya tayong skill or dahil nga sa experience din siguro. Kung paano ka magiging good captain, parang ganoon. Ako yun na lang iniisip ko eh, kung paano ako magiging good captain. Siguro minsan naiinis din sa akin yung mga kampi ko kasi minsan maano rin ako eh. Minsan nagagalit din ako, pero kinokontrol ko naman. After nun, tatawa lang din ako. Kakausapin ko yung mga kampi ko. Tapos lalo na paglaro. Syempre, ako eh lahat kami nahihirapan minsan kung matatalo or kahit nga manalo eh sobrang hirap. Pero yun nga sinasabi ko dun sa mga kambi ko na tuloy lang lalo na pag yung parang hopeless na yung game. Yeah, tuloy lang yan, wala mo naman GGG. Ubusin pa natin yan eh. At kung talo, ganoon naman yun eh. Kung matatalo kami, matatalo, di ba? Kung mananalo. Sabagay. Alright. So, yun yung isa sa mga things na sinasabi ng mga teamers. And I think yun yung parang hindi masyadong
na appreciate lalo na kasi pag may nanonood ng game, nakikita lang nila yung syempre Radiant Dire, yung chat, hindi kayo nagcha-chat with each other. So hindi nila hindi nila nakikita yung side mo na yon kasi eh ito yung susunod ko ano, susunod ko tatanungin, tingin mo sa sarili mo kasi yung other thing naman na nakikita lang ng publiko is syempre yung nakakatawa mong side sa Facebook. Yung mga mga comments. Minsan talaga may ano, minsan talaga may mga yan yung masaya sa amin dito kasi parang ganun lang, yung simple buhay namin dito, nagpo-photo lang nga, nag-aasaran lagi. Oh, yung kulitan, di ba? Yun yung nakikita nila. So, minsan okay naman kasi yun eh. Kung akala niya, hindi kami seryoso. Seryoso naman kami, lagi. Ilang, yeah. Ilang oras nga kami naglalaro sa isang araw. May mga wacky moment lang talaga. Wala nga akong trip ngayon eh. Baka mga biglang lumabas yung puwet ko. Tangin na, love trip. Well, alam ko, merong mga outtake. Pero magpunta rin marami kang watcher eh. Mabobombo-bombo ba tayo? Baka ma-MTRCB tayo dito. Oo nga. Huwag kang mag-alala. Alam ko, babakapan tayo ni Nico dun. Pero yun yung mga gusto kong ma-appreciate ng mga viewers kasi natin. Kasi nga, mahirap talaga makita yung totoong side ng player, lalo na nakikita mo, laro lang. De, syempre, ang makukuha mo, tangina, wala naman ko yung tutusikin mo, tagal-tagal na dito, puro lang kamanyaan sa Facebook. Yung pala, hindi nyo alam, seryoso yung taong yun. Yun lang yung way niya na magpalabas ng, syempre, diba? Wala naman tayong mga gawa kasi ganito lang yan eh. Wala kang mababago sa personality ng tao eh. Tumatanda lang ang tao, hindi mo naman. Yun. Words of wisdom yun para sa inyo. So, going tayo sa second half ngayon. Second half na nga usapan natin. So, nagbaliktanaw tayo personal mo na mga tingin. So, ngayon naman, magsisimula tayo from this new season papunta ngayon sa ano mo, sa current nyo na situation. So, nagsimula yung bagong season ngayon. Meron kayong big ticket player na na-sign, si DJ galing Fnatic, and you know, of course, darling siya ngayon ng Pilipinas pagdating sa mga Dota player. Ikaw bilang captain, bilang one of the pinaka involved na tao sa team, ano yung parang naging decision nyo para kunin si DJ, and how did that change your team? Siyempre, nung nakita at nalaman namin available si DJ, lalo na after TI, siyempre, magsha-shuffle eh. So, nagganap kami ng mga prospect na player kung sino yung mga pwedeng kunin. Tapos, si DJ trinay namin ko. Niyaya lang namin siya. In-essence lang namin si Jatet ko. Gusto niya maglaro sa akin. Eh, gusto naman niya, nandito naman sa Pilipinas eh. Gusto naman niya magstay sa Pilipinas. Kaya, yun, nag-decide siya dito sa akin. Marami naman team din na pwede siyang puntaan din sa Pilipinas. Pero, hindi ko lang mas trip na dito sa exec. Jante, ano man narami mo? Ba't na-strip ko si Exec? Wala kang marinig. Wala daw siya marinig. Nag-choke na idol. Tapos, yung malaking factor yung pag-lipat ni Jabdel dito sa team namin kasi parang nadagdagan ng isa pang captain sa team. Kasi nung nakaraan namin, parang laging ako lang yung nagsasalita. Laging ako lang yung boses ng team. Pero nung dumating si DJ, nadagdagan pa ng isa. Tapos, inaano niya yung kino-convince na lahat ng kakampi namin na mag-command din kayo, maging parang captain din kayo, lalo na pag-in game. Command lang ng command. Kaya nag-improve din yung team namin dahil doon. Ang dami nga namin na panalong tourney. Ngayon lang medyo nag-i-struggle pa kami, hindi pa namin makuha yung team plan ng team. Pero nag-try pa rin kami, buti na nanalo pa naman. Hindi pa naman ganun ka worse. Kaya okay lang. So yun yung isang gusto kong tanungin eh. Kasi yung parang ganun na command. Sa iba kasing mga laro, lalo na kunwari yung mga ibang popular na laro, kunwari Counter-Strike, CSGO, ganyan. Yung iniisip kasi ng tao, merong isang captain lang na yun lang yung nagsasabi na ito gawin nyo, ito gawin nyo, ito gawin nyo. Pero sa Dota, minsan, kunwari yung roamer nyo, dapat may sinasabi din siya. At paano nyo nakita yung team plan ganun na kailangan maraming nagsasalita? Hindi ba siya nakaka-distract na marami yung nagsasalita? Hindi naman, basta yung parang pinaka-main command lang na, teka lang, kung mag-hold, hindi mo kaya explain ang gantong sitwasyon. May clash siya mid. Pero yung isa, kanyari, sinasabi niya, ayokong pumunta niya, hindi pumunta. So, before pa lang, before pa lang mangyari ng clash, or nag-start na yung clash, iniisipin na namin, kung back na tayo, kung may mapatay, okay na yun, iwan na yan. Basta kasi, ayaw na yun, yung main factor na yan, dapat nagkakaintindihan lahat ng team
medyo yung communication talaga. Minsan laging doon kami nag-struggle sa communication kasi nga sabi ko nga sa'yo, hindi pa namin nakuha yung timpla nung dapat namin gawin. Tapos sinanbo pa naman ba't si Gabi, minsan tahimik kasi sila maglaro talaga eh. Pero buti ngayon, nasasanay na nakakapag-command na rin. Kunyari, ganito yung nangyari sa amin. Yung ganito yung mga sibling miss ko, man. Gusto namin gumawa nila Jardel. Eh, ayaw pala ni Gabi, hindi siya nagsalita. So, isang clash na yun, talo na agad. Diba? Mapapasama kayo na hindi pala kayo handa. Hindi pa pala dapat kami pumush ng tower. Eh, pumush kami, hindi naman kasi siya nagsalita. Or, kung kami man, gusto ni Gabi, nagsabi si Gabi, nag-comment siya na teka lang, magpa-firm lang ako, eh, napago kami. Hindi, miscom na rin yun. Kami, nagkamali. Diba? Tama. Alright, so alam mo na ilang beses na nating na mention yun eh. So gagawin ko na lang is tatalon tayo ng isang parte. So pag-usapan natin DJ coming into the team. Pag-usapan naman natin ngayon the elephant in the room, Abed leaving the team. So ano yung naging mga rason and ano yung personal mo na feeling sa pag-alis niya? Pagpunta niya ng Onyx. Kasi ako alam ko na yun eh, nung after TA pangalan may mga ano na kay Abed. Parang nire-recruit na siya ng ibang team. Yeah, nang siya kumuha. So, kami nga, sabi ko nga siya, taong mabilis magbubo na ako eh. Kasi sanay na ako sa mga nangyari dito sa atin sa esports sa Pilipinas. Pero, dahil doon nung kumali siya, siyempre bigla kami nahirapan, lalo na mag-ESM pa kami. Nagpaalam siya sa amin na lilipat nga siya ng team. American team. Namimili na siya ng team pala. Noong time na yun, dalawang team namimili sa amin. Sa Europe team, pati America. So, nahirapan kami kasi dahil doon napa-adjust pa kami. Isipin mo, maghanap pa kami ng biglaang player na kailangan na rin natin ito. Tapos, siyempre, yung expectation yun, at saka yung mga practice nyo, nasayang din eh. Kung kami namin siya, almost ilang month yun after pa nung TI. So yung lahat ng practice namin after ng TI, nasayang. Pati mga tourney. Diba? Tama. So natsunod pa naman sana yung champion namin. Pero syempre, decision yun eh. Sa exec naman, pag nag-decide yung player, hindi ka naman namin yung papakalaman. Wala eh, nag-decide ka na eh. Susuportan ka pa namin, imbis na nag-ipit. Oo, may mga team kasi sa atin din sa Pilipinas, ewan ko, hindi masyadong maganda pag-handle sa mga player. Pinapabayaan nila. Tapos, pagka umalis, sila pa yung galit. Pero mo, feeling ko, depende siguro sa agreement nyo kung may contract nga naman din kasi ibang team eh. May mga makukulit na player din naman talaga kasi. Tama rin naman. Tapos, yun nga, pero okay, sa akin, okay lang na umalis siya, but at least, nagawa naman niya yung gusto niya eh. Hmm. Gusto ko lang, sana manalo siya doon para malaking bagay din naman sa Pilipinas. So, na worth it yung decision niya. Yung decision na umalis siya ng team namin. So yun, si Gabi lang talaga yung sobrang nalungkot nung nawala si Abed. Sila ba yung bromance? So, yun yung ano, gusto kong tanungin yun. Kasi meron din bin ring up si Adam. And I think napuna rin ng mga analyst nung time na nandiyan pa si Abed. So, actually, I think pati ako nung nasa Inquirer pa ako, sinulat ko rin yun na meron mga point in time na si Abed parang dahil sa sobrang dami ng gold na kailangan niya minsan yun yung kina-counter ng ibang team. I think lalo na Secret no nasa ESL1 Genting kayo. Yun yung parang kina-counter nila. Oh, tapos si Adam din, si 343 din, sabi niya, yung style kasi daw ni Abed, talagang greedy na ano. So hindi mo talaga siya mai-expect na pasamahin niyo ng clash. Tingin nyo ba yung pag-alis ni Abed ngayon? Kasi ang susunod ko itatanong sa iyo is, kamusta si Nando sa team? Kasi siya yung ipinalit. Paano kayo nag-a-adjust sa pag-alis niya ngayon in terms of finding the timpla ng team? Kasi yun nga yung nangyari sa amin na nung huli, nitong last before umalis si Abed, pinag-carry kasi namin si Abed. Kasi nga, sobrang greedy talaga mandalo nun. Lagi nagpa-farm. Tapos, hindi kasi masyado bumabackup yun eh. Yung transition na nangyari sa amin. Kasi na hindi namin na si Nando yung carry pa rin si Gabi. Hindi maganda yung result kaya pinagpalit-palit namin sila. Kaya naging
with si Nando. Okay naman, tingko okay naman, mismong nagkaka-team error lang kami. Kaya yun nga, yung communication problem. So, you have the right players. You have the right players. Hanapan lang ng timpla talaga. Oo. Siguro, kulang lang din kami pa sa laro na magkakasama. Kulang sa experience na magkakasama kaming lima. Kaya nga, yung sa usap-usap kasi, importanteng bagay yun eh. Pag doon kayo natalo, sobrang pangit yung, laging, minsan pa naman lahat ng game namin, di ba, panalo kami early. Tapos, na tatalo. Kasi nga, nag-miss doon eh. Yung pala, walang TV, naka-clash pala. Yung mga ganung simpleng bagay. No? Eh, ngayon sa Dota 2, yung mga simple mistake na yan, isang error, yun na yung magpapatalo sa inyo. Isang comeback na agad. So, oh, I'm very, ano, very thankful na very open ka sa pagsagot nun. So, punta tayo sa last round of questioning ko. Alam, of course, alam ko, kailangan pa mag-prepare din eh sa laro nyo. So, ibilisan lang natin. So, ibilisan natin. Huwag ka mag-alala. Basically, itong panahon nito is moving forward nyo na. Moving forward nyo, gusto ko malaman, ano ang tingin mo ngayon sa balanse ng mga PH teams ngayon, especially kayong Big 3? Tingin nyo, kaya nyo ba yung dalawang other teams, TNC, Mineski? Tingin mo, meron bang, kunwari, Clutch Gamer, CG? Tingin mo, aangat ba sila para maging top din na team na Pilipinas? Give me your thoughts. Happy Feet, for example, isa pa. Happy Feet, pwede ba silang umangat para magano? Yun nga, sasabihin ko rin sana sa inyo kasi human team yung tingin kong Philippine team na malakas naman ngayon na kaya mag-compete for international. Tapos, yun yung mga team na may potential, kung mga talaga, na yung team na mag-TI ba or mag-majors, yun, gano'n. Pero, ngayon kasi, complicated eh, kung sa side ko kasi, sa nakikita ko, feeling ko lahat ng team kaya yung isa't isa. Na kami, kaya namin talunin yung TNC, kaya rin lang kami talunin. Yung CG, kaya rin na lang talunin yung TNC. Ulit-ulit yung sistema ang mangyayari. So, wala pang sobrang umaangat. Pero, kung may ahead man, siguro yun, sa akin, yung TNC. Yung Mineski, ngayon pa lang din, nagka-problema rin siguro yun. Tama, nag-a-adjust sila, napapunta nga ng Malaysia para dun. Tama. Tapos, hopefully, yung Happy Feet mo sila dun. Oh, hopefully, sana nga. Tapos, yung Happy Feet naman, malakas pa rin maglaro yung mga yun. Lahat, ngayon, binurog na kami yung naran, nagpasira to pa kami. Sana magtuloy-tuloy din. Yung nga, kasi siyempre, mas marami tayo. Mas maraming team na magko-compete. Mas may lakas yung chance na makapasok tayo ng mga big tournament. Tapos ma-represent natin yung bansa natin. Naman yung mahalaga eh. Sa akin, yung mahalaga eh, ma-representa natin yung bansa, tapos manalo tayo. Alright. Ibang team kasi yung priority. Yung ibang team kasi yung priority. Sila lang. Selfish eh. Eh kami, hindi naman kami ganun. Tatalo, handaan na kaming tulungan kayo para sa ganun bagay. Yun lang. Ayun na. Mabayan na sarili yung ano mo dun, ha? Parang take mo dun papunta sa huli. Ha? So, ito, last question, pre. What's next for you? What's next for Execration? Roster change ba? O stay together for the kids? Paano ba ang next para sa'yo? Easy lang. One day. Yan. Tuloy pa rin eh. Ito na yung roster namin hanggang mag-majors eh. Kung magkaroon man kami ng roster, siguro, pag-uusapan naman ng buong team yun eh. Kami, gano'n naman kami. Pag nagpapalit kami ng player, kung plano namin mag-team. Na, sige, ganito, mag-usap-usap tayo kung anong gagawin. So, sino kailangan mag-sita, sino kailangan palitan, parang. So, siguro, wala pa naman. Ito pa rin, basta ito nga. Tuloy na yung roster namin hanggang majors. Well, thank you very much, pare. Thank you very much sa time. Alam ko kailangan nyo pa mag-prepare, so I'm gonna leave it here. Meron ka bang any shoutouts? Meron bang gustong batiin? Gusto kong mag-hi? Bago tayo umalis. Rise in peace nga pala kay Bayo. Sana kung punasan man si Bayo ngayon, sana nakapaglakad na siya. Rest in peace, Bayok, one of the pinaka long-standing, long-serving, well-loved na mga manager. At pabo na lang ako dun sa mga fans namin. Ang dami pa rin, ngayon puro talo kami, pero at least marami pa rin kami yung fans na sumusuporta. Tuloy nyo lang yan. Kesa sa ibang tao na patuloy pa rin nag-hate ng kahit Pilipino. Kahit sino, lagi na lang may ganun eh. Imbis na sumuporta kasi puro hate eh. Don't hate the player, hate the game kung ayaw. Yeah. Kung magagalit kayo.
ayaw na, lahat naman ng player ayaw matalo. So, tuloy lang. Suporta lang. Oh, salamat sa inyo dahil hanggang ngayon lagi niyo parang yung sinusuporta. So, mga manonood nito. Kung may hate, kung may hate comments man, okay lang sa akin. Tapos, ano lang tayo. tapos, tamang sila tayo dapat nga suportahan yung lahat ng Filipino team para sa akin. Yun lang. Yun sa mga fans ng Dota, dapat yun yung thinking nyo. Yung miss na lagi. Amen. 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 Alright. Thank you very much. Thank you sa kabilang group. Thank you very much. Salamat, salamat. Salamat sa sabi natin sa mga kapastor. At yung Vatican. Amen. No, no. Yun lang. Asira. Thank you, ha. Pero, thank you, thank you. Thank you, Timo. So, thank you lahat na nanonood for Wombo Combo. This has been me, Sandata, si Kimo. Good luck sa kanila. Thank you. Panoorin nyo to. Flip top maging ay. Bye-bye.